Hey there mga ka-influence, welcome back to my channel. For today's video, we will react sa second night at i-compare natin yung nangyari sa first night ng Gary V Pure Energy one last time sa second night. Okay? And we're still here sa AU na sa World Unite. Actually, and we'll utilize this time bago magpa-onboard para ibigay yung ating reaction at bago pa natin makalimutan. Okay? Kasi nangyari na yung third night. May 10, if I'm not mistaken, no, yung third night ni Sir Gary. Hindi pa ako nakanood kasi busy. Lag na tayo ng larga. Pero eto, sa opening, I could really say na iba yung feels ko nung first night. Kasi syempre, it's the beginning. It's the first salbo, opening salbo yun eh. And daw nagka-hinta ko na manggagalang siya sa gitna kasi may open eh. So, yun. And then, syempre, nabangga mo pa rin talaga na, oh, lalabas siya doon. So, iba yung excitement sa first night. And, ano, shout for joy, doon naluluha na ako eh. Pero I could say, mas flawless yung opening ng second night. And even sa audience, sa baba, yung mga nasa SVIP, nakatayo talaga sa second night. First night kasi hindi eh, medyo may hesitation silang tumayo eh. Hindi nakatayo yung mga tao na iba eh. Though groovy na, ako gusto ko din eh. Kaso may naninita kasi sa amin sa likod, sa likuran ng row, may naninita. Hindi ko alam bakit ganun. May ganun pa rin sa concert. Yeah, we're supposed to enjoy. So, iba naman walang pakialam. Hindi mo sila nangyayalam kung... Ako, wala rin akong pakialam kung sa harapan ko ay may tumayo. Kasi, if you feel, di ba? So, yun. Meron. Even sa pag-capture ng camera. Meron. Then, sa second night, mas maganda na yung banter nila ni Sir Martin. Ni Sir Martin tsaka ni Sir Gary. Mas mahaba na yung... That's it. Kasi, di ba yung hang on lang yung performance ni Sir Martin and Sir Gary. Ayan. Mas nakakatawa yung second night. Then, doon sa Kudwi naman, si Shasha, siyempre siya yung original. Ang ganda ng mga bali niya sa Kudwi. Ang ganda ng mga bali niya talaga. Galing. Sobrang galing ni Miss Shasha that night sa Kudwi. So, syempre, Karil did it. Maganda naman yung kagawa ni Karil sa first night. Pero iba yung Miss Shasha. And then, pasok yung Spain, no? Sa second night, at the beginning, yung lights, naka-white pa rin. Kumakata na, nag-start na ng kanta si Sir Gary. Pero sa first night kasi niyan, ano eh, naka-red na eh. Red na yung light eh. So, direct yun. Pansin ko lang naman yun. Then, yung BGYO, on the second night, mas pansin sila kasi nung first night hindi ko alam, nandiyan na pala sila. Hindi ko lang, hindi lang ako ang sure ako na nakapansin ha, na hindi nakapansin kasi nung sinabi ni Sir Gary yun nung first night, ito ang BGYO, parang nag-react din yung mga karo ko. Sila pala yung BGYO. Nung second night kasi mas na-introduce sila agad, so nalaman namin na ito na sila. May kasama Sir Gary na magpe-perform ang BGYO nga. Okay? Then, benta pa rin naman yung mga adlibs sa Sir Gary sa second night. Actually, same eh, sa first night. Yung mga naging mga adlibs din. Then, yung sa Favor of the Lord, ang ganda talaga, ang ganda ng concept ng sabi nga ni Sir Gary, pangarap niya gawin yun. Talaga ang galing. Parang pagka pinapan ng camera, mga sa church talaga, sa choir, ganyan. Then, dun sa part naman nila ni Evidencel, mas okay yung second night. For me, mas okay yung second night. Mas, hindi ko sure kasi nung sa first night, parang may alangan ng pagpasok ni, kasi nag-change sila ng key ni Sir maybe tsaka ni Sir Gary. Mas, let's say, comfortable nung second night.
yung performance ng balalang. And then, mas na kita ko yung effect sa LED. Meron pala silang pa-effect noon kasi nung first night, hindi lumabas yun eh. At mas malakas yung mic ni Sir Eben nung second night. Kasi nung first night, if I remember correctly, pinapalakas ni Sir Gary yung mic ni Sir Eben. Then, dun sa part ng bagets, eh talagang mas masaya, I could say, yung second night kasi aga mula was in the audience. And nakapagsayawan mo siya with Sir Gary. So, yun, ang ganda ng growing up, prod. Na yan, galing din ng shot. Galing ng shot, galing ng shot. Ayun. Tapos nung pinapakilala yung band, naangat pala yung pesto nila. Ayun, do nag-play lang ng twice yung for my next number. Nag-play ulit yun eh, nung second night. Habang pinapakilala yung band and vocalist. Ayun nga, nagkaroon ng technical problem yung second night. Pero Sir Gary handled it well. Technical problem when it comes sa signal from kila Direk Paolo and kay Sir Mon Faustino. Kailangan kasi sila mag-leave. So, what Sir Gary V did ay pinakanta niya yung audience. Ang galing, galing. Siguro, may contingency talaga, anything na may mangyari. Mabilis lang talaga Sir Gary mag sabi ko nga, sa first reaction ko, Sir Gary talaga a very excellent performer kahit hindi lang sa pagkanta, hindi lang sa pagsayaw, sa spills, and sa the way niya i-handle yung concert all throughout from the beginning to end na talagang na tudugtong-dugtong niya yon. Ang galing-galing. And doon naman sa medio fits si Sir Gary, so si Darren at si Jonah yung nag-perform ng mga songs, I prefer yung second night than the first night. Tapos, na-excite pa rin yung audience. Sobrang na-hype sila nung sa part na Sir Gary would walk sa around Moa Arena. Ang galing ng idea na yun. And I can say na talaga nakakaiyak pa rin yung dulo towards the ending na vision niya pala yun nakita way way back tapos ginawa nila killing talagang na visualize so ang husay lang kung paano ginawa yun. Ay, by the way, yung drone, ang ganda ng drone. And I think ginawan pa nila ng mas maganda sa part 3. Hindi ko pa napapanood. Hindi kasi nag-load kanina pero kay Direk Pau na FB page or FB niya ata yan. May nakita ako pero hindi siya nag-load kanina. Hindi na ako nga para bago sana ito ma-compare na natin. Pero wala pa ako napapanood na clips ng part 3 actually. Hindi ko alam kung sino yung mga naging guests. Same lineup ba? I don't know. Then of course, Glock 9. Talagang may picture nga ako ng Glock 9. I'm a fan ni Glock 9. Nandun pala na siya talaga sa Kasi ng first night, pumasok. Tapos ng second night, so syempre nabangan ko na. Nandun na pala siya talaga siya sa dulo, sa likod. Kala ko kasi part ng mga dancers eh. Ayun, sino pa bang mga guests? Isigera, after noon, saka nagkaroon ng ang ganda ng boses talaga. So, ang lamig, ang galing-galing. Very, very good talaga si Isa. Ang ganda ng boses niya. Maka-captivate ka, tsaka siya lang yung ganong boses. Alam mo na pag narinig mo yun, Isigera yun. Diba? Sino pa ba? Baka may nakalimutan tayo. Of course, AC. Naki-dance siya with Darren sa Look in Her Eyes. Ang tagal ng recall sa utak ko ng Look in Her Eyes. Talagang Tapos yung Ang ganda kasi. Nandiyan siya sa utak ko. Nakikita ko pa rin yung dance moves ni Darren tsaka ni AC. Tapos Darren also joined pa sa Di Bali na lang.
Saan. So, yun. Direct pa, that's, those are my comments. And I know na i-watch mo to, nanonood ka ng mga reaction videos. So, yan yung mga napansin ko na comparison between the April 26th and 27th concert ni Sir Gary V, Pure Energy, One Last Time. Maraming maraming salamat mga kasintyo sa panonood ng video na to. Lagi kayo mag-iingat. Bye-bye!